Pag-review ko nung umaga, binalik-balik ko sa video yun, parang merong ako nakikita sa likod na parang mukha na anmulto. Bali, ganito po yan. Bali, yung video yun, sinend ko po sa Jessica Soho. So, nag-reply po yung Jessica Soho sa akin ng saan daw kuha to. Oo, makita. Basahin mo na lang yung summary mo. Ayan. Oh, basahin mo na rin, Babasahin ko na rin. Baka di maintindihan. Ito po yan. What's up mga ka-OA? Shoutout sa mga ka-OA. What's up mga ka-OA? Oh yeah. What's up mga ka-OA? Panibagong memories na naman. And welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa may parking lot sa MOA. Di umano'y meron daw nakitang multo sa loob ng van. Kuya Lokar. Oy, ako 'yun. Ikaw ang magpapakatotoo nito. Ako po ay isang magpapatotoo sa inyo na totoo po talaga nakakita ko ng multo sa loob ng van nila Jonah. Kasi dakong alas 9 po ng gabi. Alas 9 ba 'yon? Alas 10. Alas 10 po ng gabi. So, ayan, ma'am, ikukuwento ko na ba ngayon na? Teka lang, ma'am. Kasi 'yun nga alas 10 nga daw kaya ako nag-vlog ngayon lang ako nag-vlog kasi gusto ko alas 10 din. 10:13 na. Oo. Malay mo naman, hindi lang si Kuya Lokar makasaksi. Bali, ang nangyari pong ganito yan. So, sinundo po kami nila Jonah sa bangkahan sa Alphamart. Tapos, pagsakay po namin, syempre, huminto pa yung nakahinto pa si Kuba. Tapos, hindi pa kami naandar. So, nagbibideo ako. Hindi ko na napansin. Kasi, bata ka naman mag-video. Nakaharap yung camera sa akin. Pero, hindi ko napapansin na meron na palang nakukunan sa likod. Kaya din wide yung ginamit ko ngayon eh. Oo. Bali, ang nangyari kasi niyan, na-edit ko na yung video yun umaga na. So, pag-review ko nung umaga, binalik-balik ko sa video yun, parang merong ako nakikita sa likod na parang mukha na anmulto. Oo. Ayan. Ayun, papakita ko rin dito sa video na to. Ayan. Kasi papasa ko na kay Gary Manoclip. Tapos, para makita nyo yun. Siya na lang bahala mag-edit mga ka-OA. Oo, alam ko naman, ikaw pa mag-edit. Papasok mo na nga sa akin eh. Ayun, pare. Oo, tama yun. Tapos, yun. Tapos, bandang mga pag-uwi namin, mga alas 3 na, ng madaling araw, si Carla naman na may napansin din. Sa... Ano naman yung napansin ni Carla pag-uwi namin no, sa van? Di umanoy. Tapos may nakita rin siya. Ikawento mo. Opo. Hindi po kita yung mga ako. Ayan, opo. Kasi po, nung pag-park po namin ng van namin sa bahay po namin, kuya, ano po, may nakita po akong nakaupong lalaki sa likod po ng van. Sa mismo kinaupuan po nila Daniel. Doon po, kung saan po mismo nakaupo si Daniel, doon po nakaupo. Nasa loob talaga? Oo, nasa loob. Kaparehas ng buhok niya. Ay, si Daniel nasa dito yung sa pwesto niya kanina. Kagabi, yun. Kaya... Bali, anong kulay ng multo? Kulay? Tim yun. Wala. Pero yung sa akin talaga, totoo po yung nangyari. Pero kaya nga, alas 10. Ulitin ko, alas 10 din ako nag-video ngayon. Kasi nga yun, baka sakali na... magpakita ulit siya. Pero sana wag naman ah, para na naman. Matahimik naman kung matahimik na. Ano man matahimik yun. Na kung nakita. Sino man yun, yung anumang kaluluwang naliligaw na yan. So wala, ayun na, kaluluwang ligaw lang kasi yan eh. Siyempre may mga naglalakbay-lakbay na kaluluwa. Pagka totoong kwento talaga, ano yan, ano, marami nagre-review niya. Oo, marami nagre-review. Marami nagsisilip. Actually, ganito po yan. Bali, yung video yun, sinend ko po sa Jessica Soho. So, nag-reply po yung Jessica Soho sa akin ng saan daw kuha to. Oo, baka hindi maniwala pare. Baka hindi maniwala. Papakita natin yung video. Papalitan ko muna ng flashlight. Oh, sige. Pagkapalit ng flashlight, tsaka naman yung sa akin. Okay, pare, sige na. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung ang ating clip niya sa ang chat pala. Yung chat na lang kasi yung clip napasa mo na sa akin, di ba? Ayun. E-edit ko na yun eh. Ayun. Ito yung sabi ko. Ayun, medyo mahaba siya eh. Hindi niya makita. Medyo may hindi makita. Basahin mo na lang i-summary mo. Ito na. Ayun. Oh, ayan. Ayun, oh, basahin mo na rin, basahin mo na rin. Hindi maintindihan. Ito po yan. Habang nagro-road trip po kami at nakatigil kami dahil kakasakay lang po namin ang van, may nahagip po ang camera ko na parang hugis mukha at parang multo po sa bandang likod ng van. Yan. Kinilibutan po ako dito. Di ko po kasi ina-expect na may magpapakita sa camera namin ng ganito. Pakitingnan din po kung ano po ito para sa inyo. Pero para po sa amin, isa po itong multo.
kahapon lang po namin ito nakunan. Nakita ko lang po itong clip na ito nung nag-e-edit na po ako ng video. I-edit ko pa po ito para sa aming anniversary. Sana mapansin niyo po ito. Bakit mo sinabi yung sana mapansin niyo? Hindi, malay mo naman. Kasi fan siya na. Paano ko nang, IKMJS na yan. Para sa mga ibang video, IKMJS na yan. Tapos nag-reply po siya. Yan, si Jessica Soho. Sabi niya, saan po ito kuha? Ayan. Wala bang di umano? Ah, wala. Di umano. Wala siyang ganun. Saan po ito nakuha? Wala siyang ganun. Kasi hindi na bago sa amin itong mga gantong pangyayari. Kasi... matanda na si Kuya Lokar para sa mga ganito. IKMJS na yan. Hindi, marami na siyang karanasan. Tulad ng mga napapagkwentuhan nga namin, at meron ulit akong ibibigay na kwento sa inyo ngayong gabi. Kasi eto, yung kwento lang din sa akin ng ate ko. Kasi hindi naman ako naniniwala kasi noon, ano daw yun eh, pare, yung madaling araw daw noon. Tapos, tatawatan kayo eh. Kundin nyo natin, madaling araw na noon. Tapos, doon sila sa Labac, alam mo yung sa Bali? Oo, oh, sa Bali alam ko. Sa Bali Catedral, oh, sa Bali. Basta dito yun, sa, ay, sa bus Nike, dun yun, sa Labac. Oh, sa Labac. Tapos, naglalakad daw sila, buntis yan yun, si Jaja. Si Jaja yung anak ni ate, yun yung nasa tiyan noon, nung mga araw na yun. Ah, okay. Kasi ito kwento, ay genial dito, kwento ni Jaja to eh. Si Jaja kasi, nung nasa tiyan pa lang, naswang na si ate. Kasi nung ano, di ba naglalakad sila sa Bali. Baka ko yun. Alam nila yung pagkakaiba ng aso pati ng baka. Ngayon, nakita nila yung... Kahit naman ikaw lang magkakaiba. Yun nga, nung naglalakad na daw sila ng asawa niya, paglingon niya daw sa, hindi ko alam kung sa kaliwa o kanan, meron daw ano, malaking, kasing laki ng baka yung aso na pulang-pula yung mata. Ay, aswang yun. Atik yun. Hindi, ito lang yun. Tapos, parang si ate daw, nanigas siya, tapos kinuha na lang siya, tapos umalis na daw sila. Hindi na lang daw nila pinansin. Ganun yun. Oo, dapat hindi lang mapansinin. Pero pag pinansin mo pa yon, nilapitan mo, wala na. Tapos na. Wala na. Hindi, marami. Ikaw ba? Meron ka bang karanasan na gano'n na tungkol sa mga aswang? Madami! Hindi sa aswang wala. Multo. Kahit isa lang. Sige. Mabato ka. Yung totoo. Kasi nung college ako, doon ako sa may Kapsindang, di ba nag-aral. Nagdo-dorm ako doon. May organization ako sa Lian doon, kaya madaling araw na ako lagi umuwi. Sa part kasi ng Indang doon, sa may mga dorm, sobrang madilim talaga doon. So, padaanin mo muna sila. Sige, patarastas muna. Tuloy natin ang kwento. So yun, may third eye kasi ako simula ng bata pa ako. Parang lagi ako nakakita ganun. Pero nung nag-college ako ganun, kumunti na lang yun, parang hindi na siya madalas. Uy, ayusin mo yung pagkakanta mo, hindi ako makapagkanta ng maayos. Okay, nakikinig naman ako. Ayun, parang hindi na ako lagi nakakita. Tapos nung simula na nag-dorm ako dun sa madilim na part dun sa may Indang. Yun na, dun ulit nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. IKMJS na yan! Ganon. Kasi yung sa dorm na pinag-i-stayan ko noon, yung likod kasi noon, sagingan. Aba, mahilig si Gary. Pero wala ako doon. Hindi ka tayo naasara. Sa sagingan talaga yun. Tapos, nagsimula noon, may nasod doon sa aking lalaki, tapos anino lang siya. IKMJS na yan! Anino lang. Baka naman anino mo. Hindi, siya may nakakita mo yun. Lalaki talaga. Paano naman nakakita lalaki yun? Lalaki, wala siyang bago... Ah, may lawat? Oo, hindi, may time na na makikita mo yung figure ng katawan niya, pero yung mukha hindi. Ayo, kasi may book. Tapos maitim siya ganun. Parang basta maitim siya ganun. Tapos nagsimula yun ang college ako. Kuya, huwag ka maingay, hindi mo mapagkwento. Kuya, huwag ka maingay. Ayan. Tapos, yun nga, lagi niya ako sinusundan, pati sa panaginip ko, gano'n. Kahit nung naging kami, parang maikasinap, nung naging kami ni Jonah, nakilala ko na siya, unti-unti na siyang nawala. IKMJS na yan! Baka parang, gusto sa'yo. Tapos nung time na, nagtanga ka, nung time na nasinundo ako ni Jonah galing Indang, nakita ko pa yun, parang sinusundan niya pa rin kami, gano'n. Tapos yun, nung talagang parang isang taon nata kami ni Jonah nun, yun na, tumigil na siya sa akin, yan ako sinusundan. Ganun. Kasi dati, kahit nasa classroom ako, nakikita ko talaga siya. Anong itsura niya? May itsura siya? Hindi siya, hindi ko nakikita yung mismo mukha niya, pero alam kong lalaki siya, kasi yalta naman sa figure ng katawan niya.
Ganun. Ito na, may nagkakatakutan na dito. Ayan. Ano yung kay Ezra? Kasi daw, kasi yung sa video ni Carlo, ano, nag-reply na yung Jessica Soho, tapos sabi ko sa kanya, isama mo ako. Kunyari, kasama mo ako doon. Sige. Kira na nararamdaman mo ngayon. Dito pala yun, yung multo, dito pala. So, panikilabutan ako ngayon. Tapos ikaw nakikipagpalit kay Kin. Nakikipagpalit. Na pwesto. Baya, kung kailan namang gabi na, oh. Baka naman si Yanyel yun. Yanyel, magpakita ka naman. Ay, wala akong nararamdaman. Wow. Baka naman kamukha ni Yanyel yun, kay Lokar. Hindi. Ayan, dun natin. Hindi si Yanyel. So, ipapagpatuloy ko na tong vlog ko maya-maya pag mga nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Kasi hindi rin natin alam kung ano pa mangyayari ngayon. So, eto, along the road pa rin kami at kasama namin si Kuya Ezra. May kukwento naman daw siya tungkol sa karanasan. Kasi si Kuya Ezra talaga yung pinaka maraming karanasan kung so, totoo lang. Pero yung pinaka natatandaan niya lang yung pinaka natatandaan at pinaka tumatak lang yung kukwento niya ngayong gabi. Dahil isa kukwento ko kasi sikat si John, about kay John to. Kasi sinisit, sabi ko sana multuhin siya mamaya gabi. Pero, yun nga. Tapos tinanong ko sila kung nakapunta na sila sa bahay nung malago pa yung mangga ng kapit bahay na yung mangga abot hanggang sa amin yung mga sanga-sanga kaya pag namumunga yun marami ang uwa kami ng mangga uwa rin kami ng mangga sa amin lang talaga may bunga doon sa may-ari walang bunga sa amin ewan ko bakit ganun yung mangga tapos pauwi na si Jojo pauwi na 6 na yun pero sobrang dilim na may inaantay wala siyang magawa kasi si Jojo nung bata pa ano yun yung parang kung ano trip niya gagawin niya kung ano gusto niya wala siyang pakialam ngayon magtago yung cellphone ni Kit tinago inuwi sa Ciudad Nuevo sa kanila tapos kami hanap nang hanap yung pala nandun sa halaman sa Ciudad Nuevo anyways kaya pala bumait si Jonjon bumait kasi si Jonjon ng trip namamaltok pinapaltok yung mangga tapos sinaway ko ano pa pinapaltok mo wala tapos maya maya bumula bibig IKMJS na yan. Nandun na sa upuan, bumala bibig, isigaw na yung lola niya. Tapos pinadala sa albularyo na may tinamaan daw na hindi tao. Kaya bumula ng tagal bumaba ng bibig nun. Tapos nataran, tapos biglang nag-alay lang ng ano, may nalim, manok ata na puti. Tsaka bigas. Ah, hindi. Manok lang. Ulap ka rin. yun yung karanasan ni Jojo. Kasi sobrang likot. Siguro ito siya nagtanda. Ako talaga, promise na kakakita ko dati. Sa bahay pa lang namin. Lalaki. Pilokar, mukhang nagsesearch ka na dyan ng... Oo, no, pare. Yes, hinabangan mo ba ako? Hinabangan ko yung sa San Rafael Bulanga kasi totoong may multo yung sa tulay. May tulay na... May multo na gumanon. Hindi yan gustong malaman eh. Hindi, pero yung... Tinitingnan mo yung iyo dyan eh. Ay, wala, hinahanap ko, wala pa. Wala pa sa mga. Abangan. Oh, kaya ako nga pala chinat yun, may nakita ako sa post ng KMJS. Ano ba yung nakita mo ako? Ito, sabi ng KMJS kasi, may nakunan ka bang hindi may paliwanag na litrato o video? Patingin naman kami at samahan mo na rin ng kaunting kwento. I-email na yan sa kmjsgabinanlagim@gmail.com. I-email ko ngayon! I-email ko ngayon to! Ayan o, naniniwala ka ba sa paranormal activity? Oo! Aba, oo naman! Ngayon lang ako nakakita ng natutuwa ng may multo. Oo. Kasi kapag nakakita ka ng pag nakakita ka multo, masyashock ka. IKMJS na yan! Oo, oh, akala mo kasi... At nandito na kami ngayon sa may Cavitex. Ayan. Meron nga pala ang ano, ibibigay sa inyong kalamansi kin kung tungkol sa mga multo naman tayo dahil saktong ano ang tawag doon, Kane? Paano malalaman kung may aswang daw? Sabi kasi ng lolo-lola ko sa Bicol, ano, kapag daw, malalaman mo aswang ay isang tao kapag wala daw siyang ganito, yung paukang ganan. Ba't si ano, gami ang dami? Sa mukha ni Gamzee, walang tento, walang ganyan. Kapain niyo yung ganyan niyo kung meron kayo. Buti si Gami, ano, certified hindi aswang, no? Hindi aswang. Tsaka meron pa alam ni Ate Chato, yung sa mata kapag tumingin ka, tas baliktad ka, yun, aswang daw yun. Baliktad ka, paano? Ah, baliktad. Yung reflection mo sa ano? Sa mata niya. Ibig sabihin, kailangan mo patitigan siya ng talagang tigid na titig. Oo, kapag ano. Pero sadyang nagkakatakutan na kami dito. Bali, kala ko Ezra, meron din talaga. Gawa nung iihi ako doon sa pader nila, sa labas. Sakto nga niyo, yung anino ko kasi. Nandun ako noon. Pero hindi ko nakita, nandun ako katabi mo ako noon halos. Halos katabi mo ako sa akin mga una kang ito. Kwento. Yun, ano, may engkanto na parang anino lang siya, anino.
Tapos akala ko kasabay ko, syempre pag ganun ko, yung reflection ng anino ko makikita ko rin. Tapos nung nakatigil ako, biglang gumanon yung anino, gumalaw, naglakad papunta dito sa baba, IKMJS na yan. Takbo nga ako sa anong sa gilid, kinuwento kay Gary Kabado, tapos kinalibutan na ako nun. Sinabi ko kay John, sasabing John na meron doon talaga doon. At meron pa nga pala yung pinakahuling kwento, ito na yung pinakamatindi sa ito, way back 2017, kasi umuwi ako ng Bicol. Kasi doon sa bahay ng nanay ko, ano yung mahabang bahay, pero ngayon maigsi na lang kasi luma, tapos butas-butas na naguhuan, tapos yung mga apaka mo, krak-krak na. Tapos yung tita ko sabi, Ezra, tara matulog ka dito, tinan mo kung may multo. Sabi ko, wag na tita, tapos ako tatakot ako kasi walang ilaw dun eh, walang kurente. Pero kapit bahay may mga gasera. Tapos, ayun, bumalik ako kinabukasan nung sinusunod ko yung tita ko, nakamotor ako eh. Tapos yung pinsang ko, doon ako pinabasa tindahan ng pinsang ko na isa pa. Tapos sila nag-goyosi, nag-soft drinks. Tapos ako, naglakad-lakad ko so kasi sinundo ko yung tutubay, iba't ibang kulay, blue, red, white, basta ang ganda. Ay wala, walang yellow. alam mo yung tutubing, basta yung malalaki, yung malalaki siya, hindi siya tutubing karayom. Gurarambol? Yan, gurarambol. Yan. Tapos, edi sinundan ko, gawa ang ganda ng kulay. Kasi may tulay doon na maliit para makapunta ka doon sa bahay ng lolo ko at lola. Oh. Tapos, sabi ko, may kalabaw, ganda. Kasi, nasa ano eh, basta parang ilog siya, tapos lublo ba ng kalabaw. Tapos, biglang umiti sa akin yung kalabaw. Nagusog ko, IKMJS na yan. Nagulat ako. Tapos eh, sabi ko, ang cellphone ko, kintanda mo, cellphone mo yun? Kasi ang cellphone, hindi, cellphone, yung sa'yo, ang gamit ko, wala kasi yung cellphone. Bawal ba umiti ang kalabaw? Ang cellphone ko kasi yung Samsung na dipindot na may flashlight. Yung matagal maloba. Tapos ang hiram mo ko, ikin ang cellphone kasi wala akong pang remembrance pa. Tapos yung pinicturan ko yung kalabaw, sabi ko, smile, parang umiti talaga. Tapos isisend ko kay Gary, papakita ko yung kalabaw na naka-smile. O lang sa akin yun, sa Facebook ko yun, alam ko yun eh. Hanapin natin na yun. Meron naman tayo ebidensya, KMJS, baka naman. IKMJS na yan. KMJS, baka naman. So yun, nasaksihan nyo na ang lahat ng kwento. So hindi ko alam kung maniniwala kayo sa amin o hindi. So basta yun, ang paniwala nyo lang siyempre si Gary. Abangan nyo rin yung ma-featured kami sa KMJS. Oo, kung sakali. Kung sakali. So kung meron kayo diyang kwento na totoo, yung totoong nangyari ang kwento nyo, i-comment nyo lang dito sa comment section natin at para mabasa rin ng iba. Malay nyo, mabasa rin ng KMJS yan. IKMJS na yan! So, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Dito ko na natapos ito ng vlog ko. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, at nanonood. Kaya yung bell para update kayo sa mga latest upload ko. At huwag nyo kalimutan mag... Good night! Good night!